magandang loob mo ang siyang gumabay sa amin upang maiwasan namin ang pagiging makasarili. Turuan mo kaming maging mapagbigay. Hiniling namin ito sa pamagitan ng Jesucristo aming Panginoon. Amen. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ikalugtan ang Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mo ang kalugtan ng mga na iyong sambayan ng upang ang ipinapahayag namin ang may pananampalatayang matibay ay aming tagapin sa pananampay ginabang sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin ang kasalan kamatay ng aming pasanin, ay binalikan niya upang kami palayain at may tampok sa iyong lalinig. Siya ang nagtangal sa amin bilang lipi inirang pari at aring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami yung tinawag upang makasapit sa iyong liwanag. Bilang iyong angkang may tungkulin maglahat ng dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel, sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
walang banal ikaw ang mukalang tanang kabanalan, kaya sa pamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Ngayon din naman ang matapos sa mapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang dipag. Ang aming dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong ito sa pag-alaala sa amin. Misteryo ng pananampalataya. Sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng malaking yari namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami ang minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Iisinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mapuglod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, dingapin mo yung simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francis, ni Benaventura, at ang tanang kapariyan. Alalahanin mo rin ang mga kabatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kahit din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwalagan, kawan pag-inapatid kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kay isa na mahal na Virgen Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol, ni San Martin at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa ligdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya lahat ng panangalpapuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
upang lubos namin pakinabangan ang kabutihang loob ng Diyos sa Kanyang pagpapatawad. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Panginoong Isuwi, sinabi ko sa iyong mga apostol, kapayapaan na iwan ko sa inyo, ay kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming mga magkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayo sa kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mawapalad ang mga inaangiyahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa galit at puot na kanilang nararanasan.
pasagpasag naming sangkatauhan na iginagapos ng hangaring makiganti. Para sa aming sugatang lipunan na iniligaw ng ilusyong dapat kumitil ng buhay upang ipagtanggol ito. Sama-sama nating sabihin, tulungan niyo kaming lumikha ng kapayapaan. Para sa aming bansa na natutuksong sumang-ayon sa marahas na paghihiganti. Para magkaroon ng panindigang kilalanin at itaguyod ang dangal ng lahat ng mga tao. Para magkaroon ng karunungan, makita na ang karunhaan, kawalan ng katarungan at kakulangan ng edukasyon at hanap buhay ang maaaring ugat ng kriminalidad. Para ang pagnubay at habag ang maging daan upang maibsan ang pagdurusa ng mga biktima at gumagawa ng karahasan. Para sa lakas ng loob na kailangan upang makahanap ng mga kalutasan na magtataguyod sa dangal ng lahat ng tao nang sa gayon ay magkaroon ng tunay na pakikipagsundo. Para sa inspirasyong baguhin ang lipunan batay sa pag-ibig at katarungang humihilom mula sa kasamaan. Manalangin tayo. Ama ng habag, hinahayaan niyong pumatak ang ulan sa mga matuwid at hindi matuwid. Bigyan niyo kami ng isang pusong tulad lang sa inyo upang sa gayon ay magmahal kami katulad niyo kahit sa mga taong nagdudulot sa amin ng sama ng loob. Sa aming bansa ay lumalaganap ang isang matinding hangarin na maghiganti at isulong na punuin ang death row. Ginagamit ang panawagan na magkaroon ng katarungan bilang palagkayo sa pagpatay sa mga lumalabag sa batas. Maghari nawa ang tunay at hindi panandali ang katarungan. Jesus na aming kapatid, dumanas kayo ng kamatayan sa mga kamay ng mga makapangyarihan. Subalit, hindi niyo hinayaang pagtagumpayan kayo ng pagkapuot. Tulungan niyo kaming iabot ang aming kamay sa mga biktima ng karahasan upang ang aming walang maliw na pag-ibig ang siyang tumulong sa paghilong ng kanilang mga sugat. Banal na Espiritu, Panginoon at tagapagbigay ng buhay, pinalakas niyo kami sa pakikibaka para sa katarungan. Tulungan niyo kami upang walang tigil kaming kumilos laban sa kamatayang ginagawang legal ng pamahalaan. Gayon din naman, tulungan niyo kaming baguhin ang lipunan sa pagkakaroon ng katotohanan, katarungan, pag-ibig at paggalang upang huminto ang karahasan at manaig ang kapayapaan. Amen. O Maria, Ina ng Buhay, ilayo niyo ang sambayan ng Pilipino mula sa kapangyarihan ng kamatayan. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Pablo Unang Ermitaño, San Martin de Porres, patron ng mga may sakit. Ama naming mapagmahal, kami binagpagsalo mo sa bangang may ginabangin patuloy mong kaawaan at tulungan upang aming tinanggap ay sinawang umiral sa paumuhay namin sa araw-araw. Bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna kayo sa mandali para sa ilang mga patalastas. Una ay yung po ating po update ng ating pong pinapagawa. Medyo malaki po ngayon yung ating materialis kasi nadagdag tayo ng dalawang blower. So makita niyo po, no? Ay dalawa po yung ating dinagdag na blower. Medyo mabigat po yung presyo. Kailang
ninais natin sapagkat sabi nga kung minsan dyan sa gitna, no? Dyan sa una, na walang tao kasi ay mainit. No? Gawa na, kung yung mapapansin mo, yung ating nilagyan ng plywood na nilagyan po ng wallpaper. Yan po ay naglagay dyan ng mga lay ministers of Holy Communion. Ano? Naglagay ng ating mga wallpaper. Ano? So, expert na sila sa paglagay ng wallpaper. Ano? Ay bahagi yun na kung saan ay dati na naman nakasarado yan. Ilagyan na ho natin ng wallpaper para hindi tayo distracted kasi noong una ko kasi ay nandyan yung ating image ng mahal na birin ng ina ng laging saklolo at saka po yung divine mercy. Mayroon din tayo pinalagay po dyan pero hindi po tapos. Kailangan ang nakikita natin ay yung salamin. Hindi po siya napapansin. Ito rin pong ating dalawang image dito, no? Na inyong inilagay, ginastusan dinuyang, ano? Ay ngayon mas kitang-kita nyo yung image. No? Dati, ang nakikita nyo lang ay salamin, no? Kasi sabog. Sabog po, ano? Kasi yun ay buong salamin. So, tinakpan natin para lalo maging prominent yung buong dalawang image na pinagawa nyo dyan. So, pero yung mga ating nilagay na blower, dalawang blower, kasi nga kung mula doon hanggang dito, walang pumapasok na hangin. Ano? Kasi kahit na may electric pan tayo, kahit na wall. The same pa rin naman yung electric pan natin, dinagdagan lang natin ng blower. So, ay iba po yung quality ng hangin kasi hindi lang o fresh current yan o. Iba yung humidity, no? Dati kasi nung una yung napaka-humid, no? Ngayon at least mayroong bigat. So medyo mararamdaman nyo rin o dyan bandayan later on. Ngayon lang o hindi lang natin nabuksan kagad yung blower kasi hindi pa alam kung saan bubuksan, no? Bago lagay lang po, no? So pero yan po ay, kasi yan po ay kulang-kulang 9,000 yung isa. So dalawa yung ating napili. So kaya po yung ating materialis ngayon, ang total ng materialis natin ngayon ay 43,719.20. At yung labor po natin para sa aning na araw, sa apat na tao ay 10,500. So total of 54,219.20. Plus, mayroon tayong deficit noong nakaraang linggo. Ang deficit po natin noong nakaraang linggo ay 2,621. So, 54,219.20 plus 26.21 equals 56,480.20. Yung mga pumasok na pera po ay ito, MMG, 5,000. Anonymous, 1,000. Dennis and Lily Elon, 3,720. Anonymous, 3,500. Area 3, Black Rosary, 2,500. Nigona Ida, 500. So, ang total na pumasok nating pera ay 18,250. 18,250 minus 56,840.20 medyo malaki po yung deficit natin ngayon. Negative 38,590.20. So, hindi pa rin tayo tapos. So, nais natin tapusin yung ating hagdanan. Hindi pa kasi tapos po yung ating hagdanan. Tsaka yung bahagi pa rito ay
Medyo wala pa po kasi yung tiles. Sabi ng mga nasa tiles ay, Father, maliwasa na ang kunin mo kasi may available palagi na design. Dalawang linggo na ho ako naghihintay hanggang ngayon wala pa yung design. Kaya mas maigi ho talaga ay magpasobra kayo. Pero tayo, kaya po hindi natin kagandaan yan kasi sabi nga ho natin ang talaga ang ating anlang isa na itong loob ng simbahan. Kaya nakikita natin na ayusin din yung harapan kasi para hindi makita. And yung ground, hindi pa po tapos yung ating ground. Medyo palalagyan din ho natin ng polycarbonate yung pong ating yung pinaka bubungo ng ating hagdanan, kasi naka-semento yung bubungo ng ating hagdanan ay tumutulog yung mismong hagdanan. So dalagyan din ho natin ng polycarbonate. Sana nga rin o, pati sana rin yung dito, kailang medyo mabibigat, medyo mahal po rin po yung polycarbonate. At anyway, ito po yung aking mga anais na ayusin para po sa lalong ikaayos ng ating simbahan. At maraming maraming salamat po sa mga tumulong, sa mga nagbibigay po ng ating pong CWL. At saka PPC ay kapag Sabado ay sila nang dadala ng pagkain. So maraming salamat po. At bahagi yung nakusaan ay panalangin natin sa harapan ng buong may kapal. Na ipuin ng Diyos ang mga mayroong kakayanan na tumulong po sa ating programa at mga proyekto. Para po sa mga Prex graduates, meron po tayong Prex Grand Reunion sa Christ the King Parish sa October 14, Sabado po. Ang registration po ay mag-uumpisa ng alas 7 ng umaga at ang misa po ay alas 9 ng umaga at ang celebrant po ay si Bishop Buenaventura Famadico. Salamat po. October 14 po. Mayroon din po tayo sa ating pong health ministry. Nakalagay naman po ata yung sa October. Sa October pa naman, pero sa mga nagnanais po magpa-check up yung bantay kalusugan natin. So, lahat ay inaanyayahan na tayo ay magpa-check up para po mapangalagaan natin yung ating kalusugan. Kasi isa po yun sa bahagi na kung saan ay ipinapaayag na ating patron ng mga may sakit at ng mga nangalaga ng mga may sakit. So muli po, maraming salamat sa iyong patuloy na pagsuporta sa ating mga programa at mga proyekto. Magsitayo po kayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Yumuko kayong tingin ang biyaya ng buong may kapal. Ama naming mapagpala, nililinga po ang iyong bayan. Kahit may mga kaanib na lumilihis ng landas, ipagkaloob mo ang pasyang pagbagong buhay sa tanan upang lahat ay maging lalong matapat sa pagsunod sa iyong kalooban. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magpalain kayo ng magapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang pag-ibig at awa
ng ating Diyos. Salamat sa Diyos.